Oriana Ziggs eh. Ano lang to eh. Battle of the Balls lang to eh. Ano, bat one lang, lipat lang. Battle of the ball. Oo, wala pang panggulat. Kumbaga, ano lang tayo. Farm ka lang dyan. Pantang din ako. Pero, syempre, considering yung clear wave na mas mataas dito kay paring Ziggs, mas makakarotate siya once na gusto mag-end wave neto ni Shanyo. So, nakikita ni Shanyo ngayon, sinamataan niya yung debuff. And I think they are aware also that this will be a vertical exchange jungle. Lang. Oo, parang palitan lang talaga to. Ah, indeed. Pero ito ha, mukhang may dinabalak dito. Si Olaf, si Phoenix, coming from the side ng Onyx Esports, pwede siyang mag-creep cut. Napapadating pa nga yung susunod pa na minions, I guess. Kinukuha niya yung palaka sa gilid. Actually, hindi pala siya mag-creep cut. Kinuha niya lang talaga yung isa pang farm. Same with their Jerban. Kumbaga nag-agawa lang sila talaga dito ng jungle camps and ng buff, blue buff. Pero chill bill lang na naman yung ating laban. Kanina yung kinas namin ni Madam Yuko, chill bill lang din yun eh. Bukod dun sa Amihan and Alliance, yung sumunod na laban, chill bill lang din talaga. Oh. Pero it seems like One Team Esports and Onyx Esports, naghihintay lang sila dito for their items. We have the Ezreal. Maganda naman for the burst itong si Ezreal. Pero yun nga, ang sabi ko kanina, masyado siyang single target. Minsan nabablock pa nga ng, lalo na kapag may minion sa paligid, yung first kill niya. Kasi masakit din naman talaga yung first kill dito ni Ezreal. Yes, malikot siya. Pero kapag ka nahuli at nalock siya, wherein wala naman masyado pang huli at panlock dito yung side na One Team Esports. Manipis lang dito, pero bottom lane. Ako po, grabe naman yung talunan dito. Nakapag-flash pa nga itong si Gog, pero nasayang lang din yung flash niya. Though, na-burn din naman niya yung flash ni Tristana sa bottom lane. Oh, alam naman nila na mababa pa yung range ni Ninja 7 in terms of early levels ng ating Tristana. Yeah. Mabalik ako sa nakaraan na Madam Yasuo kasi napansin ko sa galawan ni Kapitan Hamez, ni Ham Easy, yung Janna, yung banana niya, merong Rod of Ages. So, ibig sabihin, ang tagal yung sustain. Pwede kahit siya i-focus, ilang beses siyang nabuhay dahil dun sa bigay ng Rod of Ages. At the same time, meron kang extra mana. You have also the AP dahil kasama yun sa Blasting Wand. So, yung Zephyr niya kanina, gumuguhit. Gumuguhit? Oo, ganun kasakit. Talagang guhit kung guhit. Pero, yun nga, kung makikita natin, again, sa One Team Esports yun, that's a plus para sa kanila. Yun nga, sinabi mo, the sustain and yung gumuguhit. Gusto ko yun. Howling Gale dito ni Janna. Pero kung papansin na natin yung mga items dito, they both have their first items. Mas in terms of damage, ha, mas lamang dito ito si Ziggs. Pero mukhang may nakaabang sa gilid. Makikita naman nila dito si Olaf as well as itong si Han Yeager. Mukhang hindi naman nila mapapasukan itong si Baya. Dahil Shanyo, andyan lang din sa paligid. Wala din naman silang solid na vision sa exact position dito ni Baya. Pero chill bill lang din talaga. Deward lang. Farming lang. Wala din masyadong aggression sa may Dragon Day natin. Aside, doon kanina na nagkasunugan sila ng flash. Pero meron na tayong Drake. Isa sa Mountain Drake. At mukhang una na yung pinormahan ng 1TV Sports. Mukhang tinatandod lang nila kataklis. Maybe there, the flash will be burned para kay Phoenix dito. Pero duguan pa rin siya. Mapapalayo yung Olaf na to. Pwedeng ituloy dito ng 1TV Sports. Kaso that's it. Yung Drake. Low health dito si Siu. Kaso nga lang, natabakan siya ng Crucial Barrage. Pero here comes the Hero's Entrance. Napakam nila dito si Garen. Pero sinalo lahat ni Han. Yung damage kami pa dito ang 1TV Sports. Pero ito, kung ulang patuto, Tristana will be caught. Hindi siya naabutan ng monsoon. And 1-for-1 exchange yung naganap dito sa ating Dragon Pit. Kaso nga lang, wala pa din nakakuha ng Dragon, parang Osiris. Oo, masyadong mapusok doon si paring Ninja 7. Harap-harapan sa Ganyo pa. Kay Gog pa. Siyempre, hindi mo pa yun basta-basta pasukin si Gog. Kailangan, daan-daan ka lang. Kasi Tristana kayo, wala pa yung sobrang lipas mong item. Kung titignan yung item niya ngayon, alos BF sword pa lang manggagaling yung damage niya. Kung baga, wala pang buo, wala pang complete. So, medyo nasobrahan sa aggression ang One Team doon. Maganda yung start nila, naputol yung pwestuhan ng Onyx and the Trinector to be punished. Pero itong si One Team, karoon din sila ng fair share ng kanilang mistakes. Yeah, indeed. Pero yun na nga, Onyx Esports, that's a free dragon para sa kanila. But I do think One Team, sasagutin naman nila yan ng push sa may top lane kung makakapag-push sila. Kaso mukhang hindi, nandito na si Gov, nandito na din itong si Susugaja in the form of Ezreal. So, mag-rotate na lang sila on this Rift Herald. Medyo malayo si Olaf, by the way. And mukhang hindi na nila iko-contest yan. Konti lang siguro, Smite
mukhang superior pa din yan, of course. Kala ko malalasit pa nung ano, Wings of War. Eh. Nung nakita kasi ako, medyo napapaaga yung Smite minsan na nananakaw pa nung kalaban. Pero the Herald, masesecure pa rin yan ng One Team Esports. Yes. And now yung itemization, parang Yasuo, Onyx with a double Black Cleaver. Gusto nilang tastasin yung Karen, yung tipong pag pumasok ng Karen, laglag lahat ng armor. Hindi mo, yan, tignan mo, sinagot niya, Bramble Vest agad. Bramble, di ba? Eh, oh, di ba na-adjust na tong Sand for Ages, hindi na ganun. Actually, nerf na yata yun. Okay lang. Nabanggit ni sa Karen minions lang naman na. Oo, pero alam mo yun, ano pa rin eh. Kumbaga, yung wave clear, medyo bawas na para sa normal na champion. Pero itong si Garen, innate na kasi yung pang wave clear niya dahil sa pang Beyblade niya. So with that being said, Beyblade. Uubusin ng Black Cleaver dito yung armor niya. Pero mas mabilis kasi manggulat to si Kid eh. That Garen with the ultimate, siguradong alam mo madali sila makakapag-burst down. Dali pa siya completely ma-negative armor. So there's a possibility na mag-poke lang muna sila dito. Ludens Echo plus the Mega Inferno Bomb. Look for the right target. Lapagan mo ng Judgment. Yeah, mukhang ano ah. Speaking of items, no, nag-rapid fire ka na agad itong si Ninja. Para nga naman mas abot niya hanggat hindi pa nga siya nakakaabot nung mas malayong range. Kasi nga naman, level 9 pa lang siya dito. Pero top lane 1v1 with the Great One against Garen. Between Garen and Renekton. Mukhang parehas naman sila nagkasakitan dito. Halos parehas lang din. Nagka-damage, nagkapitikan ng tenga. Pero mukhang may isang namamaga yung tenga. Si Garen, medyo napapabak siya. Tinatalunan din actually siya dito ni Han. And Garen, kalahati na lang yung HP niya. But I guess, nakapag okay pa rin naman kasi may protection ng turret. May movement on the bottom lane. Lumitaw dito si Phoenix. Alam niya ng One Team kasi merong nakalagay na wards. Pero Onyx Esports takot sila. Ayun lang. Will be on Janna. Binato na nga ng Axe dito. Flash out way. Pero inahabol pa rin siya dito ni Ragnarok Boy. But Janna kinaltukan lang sa mukha. That's a one kill para sa side ng Onyx Esports. Pero that one kill para kay Janna lang. Gumastos sila ng tatlong ulti. Do you think it's worth it? Worth it lahat ng ibabato mo against sa Janna dahil siya ang nagpapa-online nung rotation. So at least mag-i-slow down siguro dito. Yes, medyo hindi pa nagmamatter ngayon. Sige, support kill muna. Maraming na-invest. Pero dapat opening na to para kay One Team para maghanap ng mga objectives na mapo-force out na lumabas yung Onyx sa kanilang disadvantage position. Kasi wala eh. Ginag-invest sila para si Janna. Somehow tama, pero may pagkamali pa rin dahil nga they are built to play with the team fighting style. So dahil nawala yun, medyo kailangan nilang umahanap ngayon ng magandang pwesto at doon naman pwede maging aggressive sila Ninja 7 in terms of taking the towers, in terms of 30 seconds na dragon. Pero malay, mabilis din naman yung cooldowns ni Onyx for now and they're going to save this up para sa dragon. Yeah. And yun, add ko lang doon, no, parang Osiris. Hindi pa natin masyadong nakikitang sumasali sa teamfight itong si Orianna. Kasi talagang kailangan din natin abangan yung mga shockwave neto ni Orianna. It could be a two-man, more likely two-man kasi dalawa yung haharap sa kanila. Yung itong si Garen at itong si J4. And swerte na lang kung may makuha pa sila dito isa. Lalo na kapag si Janna yung napitas nila dito. But anyway, we have the dragon, buhay na naman, and mukhang si Olaf, mukhang itong si Phoenix ang unang pupwesto dyan, and the Brief Herald will be summoned at the bottom lane, pan-diversion lang, medyo malayo, kaso nga lang, One Team Esports, mukhang hindi sila papayag na gano'n. Kung nalang siya, kway sa lupa, kaibigan, katakbisyon na huli nila dito si Olaf, mula MIB, so dito sumama, nakuha pa nila ng One Team yung Drake, gusto nyo si Berkstein, everybody, mapapatay pa nila dito si Golda Galio, and mukhang naikot-ikutan pa nga, kinato ka nila, na nga ba, ito pero mapapatay din nila itong si Garen as well as Estrella at nilinis ng One Team Esports ang lima ng Onyx Esports. Yun yung sinasabi ko kanina, yung Trista, I mean yung Orianna, the shockwave, big thing yan para sa kanila, pero patay lahat ng ants, paring Osiris. 99.9% ng germs natanggal doon sa damuhan na yun with that shockwave. Hindi lang pala shockwave yun, shocking din yung nangyari. Shocking. Dahil nag-beast out. Tandaan nyo guys, yung they are built for team fighting.
So pag nawala agad yung staple na ultimate nila dito, mahihirapan na sila. Isipin mo, nakakuha ng kills at an ace na lumabas yung sobrang lakas ng Tristana. 4-1-2 and you have the Rapid Fire plus the Infinity Edge na being completed. At the same time, you have the Dragon. The one time, nakuha pa nila yung damage doon sa bottom side ng Hera. Kahit malayo yung nilakbay niya, naaabot niya pa rin yung kanyang goal. Stansya ng mga backliners ng side ng One Team Esports, talagang back kong back, likod kong likod. Yun nga, hindi siguro talaga naabot dito ni Han Yeager yung mga backlines, as well as sa sobrang nag-dive na si Jarvan. Talagang gitna lang ha, napato niya lang sa gitna, pero si Olaf meron para flash pa rin naman niya. Nice way to burn this flash against Phoenix. Para nga naman, maybe mamaya pwede silang magbaro kung sakaling may mahuli sila dito. Lalo na kapag nahuli nila dito si Olaf. Ang ginagawa lang din talaga ni Jarvan, biniburn lang din niya yung flash neto ni Olaf, ni Phoenix, para later on. I do believe niyo yung ulti dito ni Jarvan, mas mabilis yung cooldown kumpara sa cooldown ng flash, no? So later on, pag nag-engage sila, wala nang takas, huli sa cataclysm. Kanina nga, walang ano eh, hindi na makalabas itong si Olaf. I believe wala siyang flash kanina on that dragon fight, di ba? Yes, and yun yung magandang bait play na ginagawa ng One Team. Hindi lang sila basta-basta sumusunog ng mga ultimate, which is kailangan sa mga team fighting ng Onyx. At the same time, pati yung flash, which is malaking bagay dito para kay Phoenix. And nakikita nyo, cooldown ang flash ngayon ni Phoenix. And doon nagkakaroon ng movement itong sila Xianyo at saka si Ninja, pati si Xiu. Yep, indeed. And by the way, Jarvan, malakas din naman yung mga critical strike niya. Pero ang nakikita kasi talaga natin is medyo tanky na Jarvan, para nga naman makapangfronta siya. Nga naman kasi yung sasalo almost lahat ng damage na pwedeng ibato dito ng Onyx Esports. And nakikita natin, hanggat hindi to matama yung mga disables dito na side ng Onyx Esports, hindi sila nagiging effective. Naghihintay sila dito na may lumagpas sa river ng side ng One Team Esports, pero kita may wardings ng One Team sagad hanggang jungle, parang ano, ilawan na namin to, lalagyan namin ng personal CCTV para ano eh, ginawang bahay ni Kuya yung jungle ng Onyx Esports dito sa top lane. Kalahating taon pa lang tayo pero parang Pasko na sa liwanag nito mga to. Uy! Yep, Cataclysm and the MIB walang tinamaan. May nahuli sa Cataclysm. They managed to burn yung mga flashes pero hindi enough yun para makahuli ng isa. Pwede yung information para sa Onyx, no? Malaking ano yun, burn yun, Yasuo, kasi si Hujager tsaka si Sugaja yung nawalan eh. So dalawang carry yung nag-flash para sa cataclysm na magkakaroon na in a few seconds. So nakikita mo yung halaga ng J4 sa meta ngayon. And napansin ko lang din, Yasuo, isipin mo si Ninja 7, meron siyang first kill bilang dagdag attack speed, and meron kang Demacian standard, which is yung flag ni J4 with more attack speed. Kaya yung steroids neto ni Ninja 7, siguradong uulanin ng bala tong Onyx. Yeah, yung steroids, no? Parang pupurgahin nila itong si Ninja 7. Pero mali yata na simula ng dragon ng Onyx. So magsimula ng dragon kasi wala silang vision kung nasan yung 1T. Pero ito na nga pinasok na nga ni Galio with the taunt. Kaso wala masyadong follow up. Galio, hero entrance. Napag-aagad itong si Orianna. Cataclysm flash ka ba? Kaya ka pa rin na makamulin dito ng side ng 1T Esports. Another ace na naman yan. Free hit ng si Ninja 7 habang tangke, bayad na bayad yung mga frontliner dito ng One Team Esports. Let the demolition begin! At ano na nga, begin ng demolition ending ng Onyx. Ayan na nga ba sinasabi natin. Nakita mo yun, Yasuo, na burn na naman yung flash ng Olaf. Actually, hindi mo na kailangan ay, malupit. May ganun pala. Apir sa hangin. Bawal kasi magdikit, di ba? Social distancing pa din. So, apir-apir muna. Fist bump sa hangin, apir sa hangin, di ba? Pero, One Team Esports, sila ang makakascore against Onyx Esports. Yun nga lang, hindi talaga tayo nakakita ng not really a wombo combo para sa side ng Onyx. Kumbaga, yung ini-imagine natin na pwedeng ibato nila na AOEs para against One Team Esports. Medyo pumalya for them. And yun nga,